Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Ishang Lucas. Sa video natin ngayon, malamang nabasa nyo na yun sa title, gagawa natin ng review itong pinakasikat na rejuvenating set sa Pilipinas ngayon. Walang iba kundi ang Brilliant Skin Essentials Rejuvenating Facial Set. Kung gusto nyo malaman yung aking honest thoughts and experience about this product, please keep on watching! Bago pa natin simulan yung review, magkukwento muna ako sa inyo sa aking mga karanasan sa rejuvenating set. Way back 2015 or 2016 ata yun, nung una akong gumamit ng rejuvenating set, yun yung sikat na Dr. Alvin's rejuvenating set. I think mga nakadalawang set din ako noon, and nakita ko talaga kung paano nag-improve yung aking skin mula nung ginamit ko yun. Tapos nakapunta ako dito sa Japan, nahinto ako sa paggamit kasi nabuntis ako agad. Then after kong manganak, yun, gumamit ako ng mga rejuvenating set ulit. Merong ibang nag-work sa akin, merong hindi. Tapos naalala ko, gumamit din ako ulit nung Dr. Alvin's noon. Kaya lang, para nagbago yung formulation noon, or hindi ko alam, baka fake yung nabili ko kasi sobrang nag-breakout ako noon. So, hindi ako buwan-buwan gumagamit ng mga rejuvenating set kasi alam ko naman na talaga makakasama siya para sa ating skin kung gagamitin nyo siya ng matagal. So, ako, gagamit ako for this month. Siguro sa isang taon, mga nakakatatlo, dalawang set ako na ibang-ibang brand kasi may iba nagpapadala din sa akin tapos kailangan kong gawa ng review. So, minsan talagang gumagamit ako ng more than one set, two set sa isang taon. So, itong taon na to, wala akong ginamit na rejuvenating set sa pagkakatanda ko. Ito lang yung unang-unang rejuvenating set na nagamit ko for this year. Ito nga nung August lang kasi nag-post nga ako sa Facebook noon na sobrang haggard ko na kasi yung work ko ay sobrang init, tapos mainit talaga yung ginagawa ko, tapos sobra akong nag-breakout, tapos parang ang haggard din ang feeling ko sa sarili ko na parang ang losyang ko na, as in nawala talaga yung confidence ko kasi siguro sa sobrang init dito sa Japan, yun, nagre-react yung skin ko sa weather, kaya sobrang natadtad ako ng tigawat nun, tapos parang ang dull looking ng aking balat. So nag-post ako nun sa Facebook na anong rejuvenating set yung marirecommend nyo sa akin para magamit ko at magawa ko na din ng review. At marami nag-comment doon sa Facebook post ko kasi karamihan din ng mga FB friends ko ay mga CEO ng brands na merong rejuvenating set pero hindi lahat sila ay pinaunlakan ko, nagawang ko at matry yung kanilang product. Talagang namili pa din ako kasi aminin na natin mga friend, madami naglalabasan ng mga rejuvenating set ngayon pero kadalasan yung iba doon ay puro rebranded lang or iisa lang yung mga manufacturer or formulation ng mga products nila, pinapalitan lang ng name. Alam ko yan kasi marami akong CEO na friends and mga manufacturer ng beauty products na friends sa Facebook. And marami nag-comment doon pero ilan-ilan lang yung pinagpaunlakan ko at isa na nga doon si Miss Grace. Syempre naman kung matagal na kayo nanonood dito sa aking channel, matagal na po nagpapadala sa akin si Miss Grace. Nagsisimula pa lang ako sa aking YouTube career? Para namang may career talaga ako sa YouTube, ano? So, para nagsisimula-simula pa lang yung aking YouTube noon, humuusbong pa lang ako. Unang-una na si Miss Grace na talaga nagtiwala sa akin at nagpadala ng mga product niya. At syempre, naging interesado din naman akong itry yung Brilliant Skin, kaya yun, pinadala niya ako. Sobrang tagal lang nga nito sa akin, busy lang talaga ako sa work ko, kaya hindi ko siya agad nagawa ng review. Pero ito, ginagawa ko na yung review ngayon. Kaya sana manood pa din kayo kahit medyo mahaba itong intro ko para malaman nyo kung worth it bang subukan itong product na to at yung aking naging experience. Pero bago pa natin simulan yung aking review, mga friend, pinagpapauna ko na sa inyo yung disclaimer ko palagi sa tuwing magagawa ko ng review na kung ano man yung hindi nag-work at nag-work sa akin, ay hindi din magiging ganun yung resulta sa inyo. Pwedeng may mag-work sa akin, sa inyo hindi, tapos vice versa. Kasi syempre mga friend, depende yan sa ating skin, hindi naman tayo pare-pareho ng balat, hindi tayo pare-pareho ng skin type. Kaya itong review ko ay para maging guide lang kasi syempre may iba sa inyo na bago bumili ng mga produkto ay nagbabasa-basa muna or nagagawa ng research, nanonood ng mga reviews and sana itong review ko ay makatulong din sa inyo. So tama na yung mahabang intro at daldal, simulan na nating pag-usapan itong product na to. Tulad ng mga nauna ko ng review, ang una nating pag-uusapan ay yung packaging kasi syempre ito naman yung una nating nakikita. At itong packaging ng Brilliant Skin Essentials, sobrang nagustuhan ko siya kasi halatang pinag-effortan talaga siya.
Maganda yung kanyang packaging, hindi katulad ng iba na common yun ang nakikita sa mga rejuvenating set na nasa isang plastic pouch na may zipper, yung iba nasa parang supot or nasa mga karton. Ito kakaiba siya kasi plastic siya. Tapos sa design niya, sa graphics niya, sobrang nagustuhan ko kasi ang lakas maka-girly. Tapos dito pa lang sa packaging, madami na siya ang information. Na mababasa niyo na agad dyan yung kanilang brand name, which is yung Brilliant Skin Essentials. Sa ilalim noon yung kanilang tagline, "The best skin of your life starts here." Tapos mayroong mga drawing, ang cute ng drawing niya talaga, sobrang na-appreciate ko. Tapos dito rejuvenating facial set. Hindi lang kasi ito yung facial set nila, tatlo ata yung facial set nila. May isa yung whitening facial set ba yun? Tapos yung isa yung parang tomato. So ito, rejuvenating facial set. "This all-in-one rejuvenating facial set is your partner to achieve whiter and younger looking skin. It is expertly formulated to be a combination of gentle yet effective products that is suitable for acne-prone skin." So sa mga katulad ko ng skin type, oily combination acne-prone skin, sigurado magri-ring ang bell kapag nabasa nyo yung kanilang claim. Sa gilid, meron silang barcode. Siguro for authenticity yon. Tapos dito, meron siyang ganyan na design. Siguro pag gusto mo siya ipang regalo, yan, makikita mo dyan. Tapos dito sa bandang ilalim, dyan nakasulat yung batch number, manufacturing and expiration date. Pero wala siyang sulat dito. Siguro nasa mismong product na. Tapos dito sa likod ng kanilang packaging, dito nyo na mababasa yung iba pang information sa product tulad ng kanilang claims, kung paano siya gamitin, at yung company information. Sinasabi dito na Brilliant Skin Rejuvenating Facial Set helps reduce the appearance of blemishes such as pimples, scars, whiteheads, blackheads, dark spots, and other discoloration. Diyos ko, lahat yun nasa mukha ko. Kaya tingnan natin mamaya kung ano naging effect nito sa akin, kung totoo ba yun na nakatulong talaga siya ma-lessen or mawala yung aking mga skin issues. "It also helps refresh the skin, effectively cleansing the pores to remove dirt and by gently exfoliating the top layers of skin to bring out your youthful glowing skin." Dito may picture ng babae na sobrang cute na meron siyang mga skin issues. Nakasulat dito, "Fine lines, pores, oily skin, melasma, warts, and acne, pimple, whiteheads, blackheads." Dito sa baba niya nakasulat yung precaution. So maganda naman yon para sa mga first time user ng rejuvenating set. Alam na nila yung mga dapat nilang iwasan or gawin kapag gumagamit sila nito. So dito pa lang sa kanilang precaution, tinuruan naman nila tayo kung paano mag-patch test. So kung sa patch test nyo, nagkaroon kayo ng irritation, pero sinabi naman na nila dito, ay problema nyo na yun kung itutuloy nyo pang gamitin. Kaya sinasabi nila dito, pag nagkaroon ng irritation sa patch test pa lang, example ng mula, nagkaroon ng rashes, or para nangate, mahapde, makirot, huwag nyo nang gamitin. Kasi yan, pinagpauna naman na nila sa inyo kung paano nyo malalaman kung magiging okay ba to sa inyo. "Storage condition, store in a dry place with temperature not exceeding 30 degrees Celsius. Keep away from heat and direct sunlight." Kasi alam nyo ba sa mga rejuvenating set, kung mapapansin nyo, yung ibang cream niyan, di ba, nag-oxidize yung mga cream niyan or para nag-iiba yung kulay. Lalong-lalo na pag na-expose sila sa direct sunlight at saka sa sobrang init, talaga nag-oxidize yung mga cream ng mga rejuvenating set. Sa vitamin C serum, kapag nag-oxidize na or simply para nag-iba yung kulay ng vitamin C serum, ibig sabihin nun, nag-oxidize na siya. Hindi lang yung kulay nun yung naiba, kundi yung efficacy or yung pagiging effective ng product, nag-iiba din yun. So dito, pinagpauna na nila, huwag niyong i-expose sa direct sun exposure at saka sa heat or sa init. So dito sa gilid, mababasa nyo na kung paano siya gamitin. Kasi itong set na to, kung mapapansin nyo, meron siyang kojic acid soap, rejuvenating facial toner, rejuvenating facial cream or night cream kung tawagin, sunscreen gel cream. So dito sa likod, mababasa nyo yung directions niya kung paano yan gamitin. Mamaya na natin yung pag-usapan. Nakasulat din yung company information. Yan yung talagang lagi ko hinahanap sa mga produkto na nire-review ko. Kailangan kumpleto ng company information para kung magkaroon man ng problema, meron tayong tatakbuhan or alam natin kung sino ang kukontakin natin. Nakasulat dito, "Brilliant Skin Essentials, taga Morong Rizal sila." Meron din silang hotline dito, Brilliant Care. Meron silang email at meron silang website para sa mas marami pang information for this product. Sa ilalim, may nakasulat pa din na precaution. So, na-double siya.
para sigurado. Eh, dito din pala sa taas meron. So, yan na. Tad-tad tayo ng precaution para alam natin yung gagawin natin. Ngayon, pag-usapan na natin yung kanila mga produkto sa loob. Sobrang ganda talaga ng packaging niya. Nakakatuwa. Ito, yung kanilang kojic acid soap. Naubos ko na to. Pero sa totoo lang, kung sa mukha nyo lang siya gagamitin, hindi siya mauubos. Kasi ang ginagawa ko dito, kinakat ko siya. Kasi kapag hindi ko siya ikakat, mabilis siya matutunaw. Siyempre, gano'n naman talaga yung mga kojic acid soap, di ba? Nung natapos ko nang gamitin tong set na to, yung natira kong sabon, nilagay ko na dun sa banyo para magamit ko siya sa katawan ko. Kasi di ba, effective ang kojic acid soap para maka-whiten ang ating skin. So yan, kaya wala na akong maipapakita sa inyo. Alam nyo naman siguro, or familiar na kayo, or kahit papano may idea na kayo sa itsura ng kojic acid soap. So gano'n lang din yung itsura niya. Yung soap nila, meron yun parang... ano yung uka na nakasulat, Brilliant Skin Essentials. So, talagang customized yung mga soap nila. And alam ko sa Brilliant Skin, kaya din pala ako pumayag na i-review to. Kasi alam ko na hindi sila katulad ng mga rejuvenating set na rebranded lang or pinalitan lang ng pangalan, ng sticker, ng packaging. Ito kasi meron talaga silang factory or laboratory. Meron talaga silang existing na kumpanya. Meron mga nagpa-formulate talaga ng product nila. Kaya alam ko na hindi ito katulad ng mga pangkaraniwa na lang or combo na nating nakikitang rejuvenating facial set sa market. So yun, at saka feeling ko kasi mas safe ako yung skin ko na gamitin to. Kasi talagang nakikita ko, may nakita na kasi mga video nito na meron talaga silang laboratory at talagang specially formulated sila for Brilliant Skin Essentials. And nakakatuwa nga eh, sa totoo lang, medyo maisingit ko na sobrang inspiring at napaka-successful yung may-ari nito for the age of 22 years old lang. Talagang sobrang naging successful na niya si Miss Glenda Victorio. Hello po sa inyo. Yun, nasabi ko lang kasi lagi ko siya nakikita sa Facebook and sobrang na-inspire ako sa kanya kasi hindi kami nalalayo ng edad pero sobrang successful niya na sa kanyang company. So yun na nga, pag-usapan na natin itong mga product na to kasi medyo napapadalal na naman ako. So sa packaging ng product, ang ganda din ng packaging nila. Sa totoo lang, sa mismong product ha, talagang pinag-effortan, hindi lang sa box or ano, talagang pinag-effortan. So ito, kanilang packaging, kompleto pa din ng information. Sobrang thumbs up yun para sa akin. Di sinasabi dito, Brilliant Skin Essentials Kojic Acid Soap. Ito daw ay micro-exfoliating soap, suitable for acne-prone skin, smoothens, and lightens. Net weight 135 grams, katulad ng mga pangkaraniwan na soap na nakikita natin sa market, for external use only. Ako sa totoo lang, hindi ako hiyang sa mga kojic acid soap. Dati gumagamit ako noon yung mga kojisan, yung mga uni na kojic soap. Pero huminto ako kasi nagkakaroon ako ng rashes. Pero dito naman sa soap na to, hindi ko naman yung naranasan. At hindi naman ako nag-breakout sa kanya. May company information. Yung kanyang claims, ito daw ay nakakatulong para sa skin renewal system, which cleanses deep into the pores to sweep away dead skin cells, giving you renewed skin that is smoother and lighter. Helps lighten the skin and helps in preventing skin darkening. It also helps remove pimples, scars, and blemishes, leaving the skin refreshed and glowing after use. Nakasulat dito yung kanyang ingredients. Wala naman ako nakikitang mali sa kanyang ingredients. Walang parabens ako nakikita. Wala naman. Merong fragrance, pero konti lang naman. Amoy siyang ano. Dito sa packaging, hindi ko na siya masyado naamoy. Warning, nakasulat. Sunburn alert. This product contains an AHA that may increase your skin sensitivity to the sun and particularly the possibility of sunburn. Use sunscreen gel cream SPF 30 to protect your skin from harmful UV rays of the sun and limit sun exposure while using this product. So, nakasabi na dito. Kaya, kung masusunog man yung balat nyo ay... sinabi naman na sa inyo ng Brilliant Skin, kailangan gumamit ng sunblock. Kasi marami pa din Pinoy ang hindi na-appreciate or hindi pa alam yung kahalagahan ng paggamit ng sunblock. Tapos sabi ko dito kanina, di ba sa packaging, wala yung manufacturing, expiration, tsaka batch number. Dito na siya sa mismong product nakasulat. Itong sabon na to, masasabi ko lang dito, sobrang bilis niya mag-lather. Tulad naman ng mga kojic acid soap, sobrang bilis niyang bumula. At saka sa unang araw, yung hindi pa nagsisimula mag-peel yung balat mo, wala ka pang mararamdaman sa kanya na hapde. Siguro sa iba medyo may parang tingling sensation or parang itchy, may parang tumutusok-tusok sa balat nila, parang medyo makate. Siguro mararanasan nila yon. Pero sa akin, hindi ko naman yun naranasan. Pero once na nag-peel na yung inyong skin, sa akin, nag-starting peeling ng skin ko ay ika-third day mula nung ginamit ko siya. Yun, sobrang hapde niya na sa balat. Tingnan yung mukha ko. Lalo na dito, sobrang nagbabalat na siya. Yun o, nagbabalat-balat na siya. Mild lang yung pagbabalat niya.
dito sa area na to, nagbabalat-balat na din siya. Pag pala nag-re-rejuve ko yung mga pre, huwag nilalagyan ng cream itong mata nyo tsaka yung toner kasi manipis lang yung balat natin sa area na yan. So, baka magka-wrinkles agad or kumulubot. So, yan, kung nakikita nyo, dito nagbabalat na. Dito, sobra na din. Pansin ko, kung saan yung may marami akong dark spot, dun siya unang-unang nagbabalat. Dito sa area na to, tapos dito sa nose, kasi marami akong blackheads dyan, tingnan nyo. Babalat na siya. Tapos dito, inararamdaman ko talaga, medyo mahapdi siya. So, hindi ko masyadong nalagyan ng cream yung part dito, kasi medyo mahapdi, tapos mainit sa trabaho ko. Sinasabi kasi dito sa kanyang directions kung paano siya gamitin, use in the morning and at night as your daily cleanser. Apply to damp skin and lather for 3 minutes before rinsing. Ibababad mo siya sa mukha mo for 3 minutes. Pero ako, mapapayo ko sa inyo mga friend, kapag nag-start na mag-peel yung inyong skin, huwag nyo na siyang masyadong ibabad. Kung gusto nyo siyang ibabad, siguro mga 1.5 minutes na lang. Pero huwag na yung sobrang tagal na 3 minutes kasi sobrang mahapdi talaga siya sa mukha kasi diba acid soap to. So tapos nag-peel yung skin natin, medyo manipis siya. So sobrang hapdi niya kapag ano, to the point talaga na naluluha ako pag naghihilamos ako kasi tinry ko pa din siyang ibabad noong mga unang araw pero hindi ko talaga makaya kasi sobrang mahapdi siya pag nag-start na mag-peel lalo na dito sa mga part na to. So yun, nung nagpipil na talaga ng bongga yung balat ko, hindi ko na siya masyadong pinababad, binabalawan ko agad kasi sobrang ano, kumbaga parang abusive na sa balat ko yung pag binabad ko siya. Parang talagang inaabuso ko na yung skin ko. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, tip ko sa inyo na hiwa-hiwain nyo siya para hindi siya mabilis matunaw at mag-last siya for 1 month. Tapos kung may matitira, may magagamit pa kayo sa katawan ninyo. Kasi kung gagamitin nyo siya ng buo, matutunaw siya agad. So baka hindi siya mag-last ng 1 month kung buo nyo siyang gagamitin. So yun talaga yung number one tip. Hatiin nyo siya. Tapos mga friend, ang masasabi ko lang dito, medyo drying din pala siya sa skin, pero konting-konti lang naman. Isa pang tip mga friend, may iba kasi ako nakikita na kinukuskus nila yung sabon sa mukha nila. Huwag po ganun, kasi syempre, kung tutusin nga, dapat facial wash talaga yung ginagamit natin sa skin natin para less chemicals. Sa tsaka, hindi naman porket kinukuskus mo yung mismong sabon sa mukha mo, talagang puputi na agad yan or lilinis na agad yan. Mas okay pa din yung ilalather nyo muna yung sabon sa inyong kamay kapag may bula na, iyon yung ilalagay nyo sa skin nyo. Kasi yung bula naman talaga, ang nakakatanggal ng dirt, hindi yung mismong product, hindi yung mismong sabon. So, ilather nyo muna, pabulain nyo muna sa kamay nyo, sa kanyo, i-massage or ihihila mo sa inyong balat para mas okay or hindi masyadong ma-abuse yung ating skin. So, yung next naman nating pag-uusapan mga friend ay yung susunod sa step, yung toner. Ito yung kanilang rejuvenating facial toner. Sinasabi nila na exfoliating toner ito, okay sa acne-prone skin at nakakatulong para mas smoothen and malighten yung ating skin. Kompleto din ng information itong product na to at dito na din nakatatak yung manufacturing, expiration, and batch number nitong product. Nakasulat dito yung kanyang claim, Brilliant Skin Rejuvenating Facial Toner is expertly formulated with combination of 3 powerful actives. Glycolic acid gently exfoliates the skin to reduce the appearance of blemishes and fine lines. Alpha arbutin works by blocking the tyrosinase activity of the skin, which then inhibits the production of melanin to have achieve a lighter skin tone. Allantoin is added to help reduce the redness and inflammation caused by pimples. Nakasulat din dito yung kanyang ingredients. Meron daw itong water, alcohol. May ibang tao ayaw nila ng alcohol kasi mas nakakapag-age daw ng skin. Pero sa akin, okay lang naman yon as long as hindi ko laging gagamitin at hindi ko gagamitin ng pangmatagalan. Tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, 1 month lang naman ito gagamitin. Kaya para sa akin, okay lang naman. Propylene glycol, allantoin glycolic acid, and alpha arbutin. Precaution, tulad ng sinasabi nila sa packaging, mag-patch test muna para malaman nyo kung magiging okay sa inyo. Kung paano ito gamitin, nakasulat din dito sa kanilang packaging tsaka dito. Sabi nila, after cleansing with kojic acid soap, place a small amount of rejuvenating facial toner on a cotton pad and spread evenly on face and neck in an upward motion. Use twice daily for 1 month, then rest for another month before using again. So, tulad nga nasabi ko sa inyo kanina, 1 month lang itong gagamitin. And tip lang sa inyo mga friend, mas okay gumamit na mga ganitong bulak kaysa yung nabibiling bulak na ₱7 sa grocery, yung bulak na yung isang buo. Ito kasi mas matipid siya sa product. Pag yung bulak kasi na pangkaraniwan lang yung ginamit nyo, malakas siyang sumipsip ng product tsaka mabilis mag-evaporate yung product doon. So, imbis na sa skin nyo talaga mapunta yung toner, nag-e
na-evaporate lang siya sa hangin or natutuyo lang siya sa hangin. So, mas okay gumamit ng mga cotton pad talaga para mas ma-apply natin yung toner sa skin natin at mas mag-benefit yung skin natin sa ginagamit nating product. Sa kanyang amoy, medyo strong yung amoy niya. Medyo may konting amoy acetone. Konting-konti lang naman. Tsaka pangkaraniwan lang din yun sa mga rejuvenating set talaga na ganun yung amoy ng kanilang toner. I think kasi meron itong hydroquinone content. Alam ko kasi sa mga rejuvenating set, hindi mawawala yung hydroquinone kahit siguro hindi nila sinasabi dito sa ingredient. Pero siguro may hydroquinone content to. Hindi man madami, pero merong konting-konti talaga. Kasi yun talaga yung pinaka-nakakatulong para mag-lighten yung ating skin, yung ating mga skin issues, or meron man tayong hyperpigmentation. Nakakatulong talaga ang hydroquinone para mapalighten yun. Yun nga lang, kung matagal mo siyang gagamitin or for longer period of time mo siya gagamitin, talaga magkakaroon ng kumbaga adverse effect or magkakaroon ng pangit na effect sa ating skin yung hydroquinone. Kaya nga nakakatuwa din dito sa Brilliant Skin kasi tinuturo talaga nila sa kanila mga consumer, meron talaga silang care or concern sa kanilang mga users na sinasabi talaga nila kung paano gamitin ng tama yung kanilang produkto. So ito, 1 month nyo lang siya gagamitin. Huwag nyo siyang gamitin na matagal kasi baka mamaya magkaroon ng epektong hindi maganda sa inyo, masisi nyo pa yung brand. Once na mag-peel yung inyong skin, talaga mararamdaman nyo yung hapde. At saka kapag ina-apply nyo to sa skin nyo, huwag nyo na yung sobrang ganunin pa yung balat ninyo. Kahit padampi-dampi lang yan. Sasama at sasama dyan yung mga natatanggal na skin or nagbabalat-balat na skin sa inyong face. Kaya kahit pa ganyan-ganyan lang, lalo pang nagpipil na, huwag nyo nang ikukuskus pa ng grabe kasi baka sobrang ma-trauma naman yung inyong skin. Sobrang nagustuhan ko naman to kasi kapag na-apply nyo siya sa skin nyo at na-absorb na siya ng skin nyo, makikita nyo na meron siyang konting kintab na naibibigay, parang glow or parang glass skin effect sa skin nyo. Tapos meron din siyang firming or banat effect. Nakakatulong din to para ma-remove yung naka-stuck na dirt sa inyong pores na hindi natanggal nung inyong soap. So ito, para sa akin, kahit ano pang skincare routine yung ginagamit ko, hindi talaga ako mawawala ng toner kasi yun din yung isa pang, kumbaga, benefit ng paggamit ng toner, yung matanggal pa yung naiwan na dirt sa ating skin. Kasi syempre, pag na-stuck yun doon, hindi yun natanggal lang maayos, ay magre-result yun ng breakouts pa, lalong-lalo na sa ating mga acne-prone skin. So ngayon, dako na tayo sa kanilang mga cream. Ngayon ko lang napansin na magkaiba pala ng shape itong cream nila. Itong rejuvenating, medyo pa-square yung kanyang tub. Tapos itong sunscreen gel cream ay pabilog lang. Sobrang ganda nung kanilang packaging talaga. Kahit na nasa cream na, kahit na sobrang liliit nung kanilang mga sulat dito, ay kumpleto pa din at pinag-effortan talaga na lagyan ng complete information. So, ito, natuwa din ako kasi pareho itong cream na to. Meron silang ganyan, oh, yung cup para hindi siya basta-basta nagli-leak. Tapos may spatula. Nag-effort talaga maglagay ng spatula. Ang cute-cute. Pero hindi ko naman na yung nagagamit kasi hindi naman ako pala travel. So, dito lang ako sa bahay, tinatanggal ko na lang din to kasi nakahaselan ako magtanggal, alis, tanggal, alis. So, pag-usapan na muna natin itong rejuvenating facial cream. Sa katulad ng mga rejuvenating set sa iba, kailangan gabi mo to i-apply. So, after using yung toner, gently apply a thin layer of this facial cream, yung panggabi, evenly on your face with upward motion pataas. Kasi kapag dinadrag natin yung skin natin pababa, magre-result yun sa premature aging or mas mabilis magsasag or kukulubot yung ating balat. Use once a day, preferably before bedtime for 1 month, then rest for another 1 month before using again. Ganito naman yung itsura ng cream sa loob. Sobrang ubus na ubus ko na yan. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung mga rejuvenating set, medyo nag-oxidize yung mga product nila. Hindi ko lang alam kung ganito talaga yung kulay nito, pero mapapansin nyo na medyo madilaw-dilaw siya or medyo brownish siya. Wala akong masyado naaamoy na matapang dito sa kanilang rejuvenating facial cream or night cream kung tawagin. Katulad dun sa mga ibang rejuvenating set na natry ko na. May iba kasing rejuvenating set na kaamoy nila yung toner, amoy matapang yung sa kanilang night cream. Ito, wala akong naaamoy sa kanyang masama. Ito, mabilis siyang ma-apply sa skin. Hindi mo kailangan itag yung skin mo ng sobra-sobra. Ganon din kasi yung ibang nagamit kong rejuvenating set no, na parang hirap-hirap i-apply sa skin. Kailangan mabanat-banat pa yung skin mong ganon. Meron siyang matte effect. Hindi siya malagkit sa pakiramdam. Hindi siya nakakairita. Hindi ko lang alam ha, pero siguro hindi ko na siya nararamdaman dahil tulog na ako noon. At saka sa gabi lang to gagamitin. Huwag nyo siyang gagamitin sa
umaga kasi syempre may mga ingredients ito na nakakapagpa-sensitive sa ating skin laban sa araw. So ngayon pag-usapan na natin yung kanilang sunscreen gel cream. Ito mga friend, sobrang advocate, may ganun ba talagang word or tama ba yung term na sinabi ko dito sa aking channel sa paggamit ng sunblock sunscreen kasi marami pa ding Pinoy ang hindi alam ang kahalagahan ng paggamit ng sunblock sunscreen at hindi nila alam yung damage na idudulot ng sun or sun exposure sa ating balat. So ito, obvious naman na kapag tapos nyong gumamit ng toner sa umaga, imbis na itong night cream ang gagamitin nyo, kasi ito pang gabi lang to, ito yung i-apply nyo. Huwag na huwag kayong pumayag, lalong-lalo na kung gumagamit kayo ng rejuvenating set, na lalabas kayo ng bahay na hindi kayo nakapag-apply ng sunblock. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung mga rejuvenating set, meron yung mga ingredients na nakakapagpa-sensitive sa ating skin sa sun exposure. So, wag nyong kakalimutan na mag-apply ng sunscreen gel cream. Itong kanilang sunscreen, meron lang siyang SPF 30. Mas okay sana kung meron silang bagong formulation na SPF 50 para mas mataas yung protection factor ng skin natin pa laban sa sun exposure or sa harmful UV rays ng araw. Pero itong SPF 30, it doesn't mean na hindi siya SPF 50, ay pangit na siya. Kung tutusin, decent na yung protection na naibibigay nitong SPF 30 para sa ating skin. Ito, sobrang nagustuhan ko tong moisturizer na to, kung tawagin nila kasi nakasulat dito, daily moisturizer. Siguro, nag-act ito as moisturizer, makeup base, and sunscreen in one. Itong kanilang sunscreen gel cream, sobrang nagustuhan ko. Tingnan nyo, wala na akong maipakita sa inyo kasi simot na simot ko yan. Sobrang nagustuhan ko to. Kulay puti lang naman yung cream nito. At kaya ko to nagustuhan kasi kung katulad nyo, kung oily combination acne prone skin, sobrang ma-enjoy nyo tong gamitin kasi hindi siya malagkit sa balat. Napaka-lightweight niya. Wala akong irritation na naramdaman sa kanya. Madali siyang ma-blend, ma-absorb ng skin at hindi ako naglalagkit dito. Kahit sobrang init ng panahon, hindi ako naglalagkit dito. Yun kasi yung kinakatakot ko sa mga rejuvenating set na nakikita natin sa market ngayon. Yung sobrang kapal nung kanilang cream na pang day cream, na sobrang kapal nung kanyang, kumbaga, consistency na hindi makahinga yung skin natin. May iba pa nga ang cream na kapag in-apply mo, yung nagbubutil-butil yung pawis mo kasi sobrang heavy niya sa face. Pero dito, hindi nyo siya mararamdaman or mararanasan. Hindi kayo mairita sa kanya. So, may iba kasi kaya ayaw nila nag-apply ng sunblock kasi, diba, iniisip nila, ay, maglalagkit ako, mag-ano yung skin ko, mai-irritate. Ito, wala kayo mararamdaman ganun kasi napaka-lightweight niya talaga sa pakiramdam. Kahit oily combination skin yung skin nyo, hindi kayo sobrang mag-oily or maglalagkit talaga dito. Sa kanyang scent, medyo may konti siyang scent, pero hindi naman siya overly fragrant na mairita ka na sa amoy niya. Konting-konti lang, parang refreshing lang yung amoy niya. Unlike sa ibang sunscreen, sunblock, ito wala akong nakitang grayish effect dito or white cast kung tawagin nila. Yung iba kasing sunblock, di ba kapag nag-apply ka sa face mo, nagmumukhang gray yung mukha mo, lalo na kung kayo manggi ka or nagkakaroon ng white cast. Pag nag-try kayo mag-picture na may flash, may kita nyo may white flash siya, white cast, ito wala kang makikitang ganun. Nagbe-blend siya ng maayos sa skin mo. So, kahit kayo manggi, morena ka, okay na okay yung itsura nito sa skin nyo. So ngayon, pag-usapan na natin yung na-experience ko sa product na to. Unang-una, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, once na nag-start na mag-peel, yung inyong skin ay sobrang hapdi na nung mga toner at soap sa mukha. Sobrang hapdi niya kasi katatapos ko lang mag-ilamos. Tingnan niya naman, sobrang parang glassing yung effect ng skin ko na parang mukha siyang banat na banat. Sobrang hapdi ng mukha ko. Hindi ko na siya kayang ibabad kasi kailangan ibabad to ng 3 minutes. Ngayon, hindi ko na siya kayang ibabad kasi habang nilalather ko pa lang or minamassage ko yung sabon sa mukha ko, sobrang hapdi na. Pero tiniis ko pa din kasi tiis ganda tayo. At yan yung itsura ng skin ko. Ano, nakita nyo? Visible pa din yung pores. May konting redness. Tapos, visible pa din yung dark spots. Ano kaya, mapapayo ko sa inyo, pag sa soap, huwag masyadong ibabad, huwag nyo nang sundin yung 3 minutes, okay lang yon. Listen to your skin. Kung mahapdi na siya, nagahapdi na siya, huwag nyo na siyang ipakababad. Kawawa naman, baka matroma. Tapos sa toner naman, once na mag-start na mag-peel yung balat ninyo, huwag nyo nang ipakakulkul pa yung cotton sa mukha ninyo, idabdab nyo na lang mga friend kasi kahit hindi nyo nakulkulin yan, maabsorb pa din ng skin nyo yung kailangan na ingredients ng inyong balat or yung ingredients na nandoon sa toner. Tulad ng ibang rejuvenating set, syempre nagpipil yung ating skin, makakaranas kayo dyan ng lechon looking effect or kumbaga namumula-mula yung inyong skin. At dahil acne prone skin ako, dito sa kiniklaim niya na nakakatulong siya para mawala yung acne, pimples, whiteheads, blackheads. Doon sa whiteheads, blackheads, hindi ko siya masasabing effective siya kasi after 5 or 7 days, basta mga 5 to 10 days, nagkaroon ako ng mga blackheads. So, kaninang tanghali, malaki to eh. Ngayon, umimpis na, naghilamos lang ako kanina bago sumamba. Tapos ngayon, bago matulog,
Yan, hindi ko na binabad nga eh, nung naghilamos ako kanina, pero bilis niya nag-dry ha. Ang sakit-sakit pa nito kanina ng tanghali, actually. Wala na. Ito na lang natira. Tingnan natin bukas kung nandiyan pa din yan. So yan, good night. So mga friend, hindi ko na binuksan yung lighting ko, pero 1 week na yung ano ko sa face, yung rejuve ng Brilliant Skin. So katatapos ko lang mag-toner, ano, sobrang dumi. At kasalukuyan, naiirita talaga ako sa mga blackheads ko kasi ang grabe talaga nila kumpara nung sinimulan ko tong gamitin. Pero mapapansin niyo, parang mukha na makinis yung mukha ko kasi makintan. Pero may konti pang bumps. Pero yung blackheads ko talaga, ang lala talaga niya. Yan, basta tinatanggal ko na siya kasi matigas na naman siya. Before ko gamitin to, nag-nose pore strip ako nitong ito yung Biore kasi effective to sa akin. Pero ngayon, ang dami ko na naman blackheads. 1 week pa lang. Kahit pa noon, sa Dr. Alvin, si managamit ko Rejuve, talagang nagba-blackheads, whiteheads ako sa cream nila. Kasi parang nakaka-clog sila ng pores. Kaya tayo nagkakaroon ng blackheads, whiteheads kasi nakaka-clog yung pores natin. Kaya yun, nag-result sa ganyan. So yan, meron na naman ako mga blackheads. Eh, sa akin, okay lang naman yun. Kasi kahit anong skincare talaga yung gamitin ko, talagang nagka-clog siya sa pores ko and nagre-result sa whiteheads, blackheads. So ako, gumagamit na lang ako ng nose pore strips kapag hindi na masyado nagbabalat yung mukha ko para matanggal yung mga whiteheads, blackheads na naipon doon. Para sa akin, sobrang nagustuhan ko yung effect niya kasi unang-una, naging pinkish yung skin ko, mas mukhang even yung aking skin tone, or kumbaga maaliwalas tingnan yung mukha ko. Yung balat ko kasi, kahit sa ang party pa yan, parang marami siyang pigment. So, ganun din sa mukha ko. Sa akin, nung ginamit ko to at natapos na yung peeling process niya, talagang nakita ko naging maaliwalas yung mukha ko. Mas maganda na siyang tingnan. Hindi ko naman sinasabing gumanda ko. Mas naging katanggap-tanggap na yung appearance niya. Lalong-lalo na sa akin, marami akong mga dark spots, marami akong issue sa skin ko. Pero, nung gumamit ako ng Brilliant Skin, sobrang nagustuhan ko talaga yung effect niya. Kasi talaga nag-improve yung aking skin. Tapos, yung glass skin effect, yung parang makintab, glowing yung skin mo, ma-achieve mo siya dito sa Brilliant Skin. Syempre, nag-peel na yung balat mo, makikita mo talaga na parang banat na banat siya or hindi siya nagsasag yung skin mo doon. Tapos, talagang nakikita mo na glowing or radiant yung iyong skin. About naman sa dark spots ko, ako ma-dark spots talaga akong tao, lalo na dito sa part na to, marami akong dark spots dyan. Nakatulong naman siya para malighten talaga yung dark spots ko. Yan nga lang kasi yung problem area ko, lagi talaga akong tinutubuan dyan. Kaya ngayon, pagkatapos ko siyang gamitin, may tumubo na naman. Yan, meron na naman akong dark spots. Pero nung after ko mag-peeling process dito sa Brilliant Skin, talagang nag-lighten yung dark spots ko. Hindi siya totally nawala. Meron pa ding konting dark na kulay doon. Pero hindi na siya yung dark na dark bago ko siya sinimulang gamitin. Medyo nag-lighten naman siya. Dito sa part ng face ko, medyo visible talaga yung pores ko dyan. Tulad ng sinasabi niya na nakakatulong siya para sa pores. Sa akin, visible pa din yung pores ko nung ginagamit ko to. Wala naman siya na itulong doon. Tapos dito sa claims niya nakakatulong para sa oily skin. Mga kalagitnaan ng araw, nag-oil lang skin ko. Siguro dahil sa sunblock, tapos nahahalo na yung mga oils na mukha ko. Ito kasing mukha ko, kahit bagong hilamos to, may mga oils pa din to eh. Kahit nag-toner na ako, may oils pa din ako nakukuha dito. So, siguro, nagahalo na lang silang dalawa. So, kung talagang oily skin kayo, gumamit kayo ng mattifying powder para hindi kayo mag-oil lang bonggang-bongga. About naman sa acne, nakakatulong naman talaga siya para ma-reduce yung acne natin. Kasi ako, hindi na ako nagkakaroon ng bonggang-bonggang acne noon nung gumagamit ako nito. Pag nagkakaroon na lang ako ng mens, dati kasi pag nagka-mens ako, malaki yung acne ko. Tulad nito, kakatapos ko lang magregla, may acne ako malaki dito. Pero nung gamit ko tong Brilliant Skin, wala ang lumabas na malaking acne sa akin. Hindi talaga nagkaroon ng malaking acne. Maliliit lang na mabilis na nawawala. Yung pinaka last tip ko sa inyo, kapag gumagamit kayo ng rejuvenating facial set, huwag muna kayong gumamit ng makeup kasi syempre nagpipil yung skin nyo. At hayaan nyo muna siya magpil at makahinga sa kanyang sarili. Kasi kung nagpipil siya tapos maglalagay kayo ng makeup, hindi naman din maganda yung magiging resulta or hindi magiging maganda yung application. Kasi may ibang parts dyan sa skin mo na hindi tatanggapin yung pigment ng makeup. Talagang parang magdudulas-dulas siya or hindi siya ma-apply ng maayos. So yun lang mga friend, yung aking honest review for this Brilliant Skin Rejuvenating Facial Set. Hindi naman na talagang natanggal lahat ng skin issues ko, pero sobrang nagustuhan ko naman yung effect na nabigay niya sa akin kasi kahit papano naman, nag-improve naman yung aking skin at naging maliwalas naman tingnan yung aking mukha. Hindi na ako masyado naging mukhang haggard. Please like this video mga friend kung nakatulong sa inyo itong aking review, and comment down below kung na-try nyo na ba itong Rejuvenating Facial Set na to. Ano naging effect sa inyo? Naging okay ba sa inyo? Or
meron sa inyo nag-breakout. Para yung mga friend natin na maghahanap ng mga review about this product, nagre-research kung magiging okay ba to kung gagamitin nila, mabasa nila yung comment niyo at makatulong din sa kanila. And wag niyo na din kalimutan mga friend na mag-subscribe dito sa aking channel kung gusto niyo lang naman, at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag-upload ako ng bagong review. Yun lang mga friends, see you on my next one. Bye! Mwah!